Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nanonood at sa lahat ng sumusubaybay sa 7-Minute Prayer and Devotion. At ngayon pong umaga, ako po ang mapalad na nabigyan ang pagkakataong makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Rossi Bagaw at ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil para kay Pastor Let na patuloy pong ginagamit ng Diyos sa gawaing ito na ang salita ng Diyos po ay maibahagi at hindi lang po sa lugar natin kundi sa iba't ibang lugar. Ito po ay nakakarating sa iba't ibang lugar na papanood po nila. At salamat sa gawain ito. At nais ko pong buksan ninyo ang inyong Bible sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7. At ang sabi po sa dito ay, "Be strong therefore and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded." Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa privilege na ito. Pagpalain mo po ang iyong salita na aming pong pag-aaralan. Nawa, magbigay po ito ng malaking encouragement sa bawat makakapanood po nito. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ikaw ba ay may kinakaharap na malaking hamon sa buhay? At parang gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang mag-give up. So ang talatang aking binasa po ay maaaring magbigay ng encouragement sa iyo upang ikaw ay makapagpatuloy. So, si King Asa po sa panahon ng kanyang paghahari ay humarap sa napakalaking hamon sa buhay bilang hari ng Juda. Napakalaking gawain, napakabigat na responsibilidad na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon Diyos. So, pinabakuran niya po ang ng matibay na pader ang bawat lungsod ng Juda at humarap siya sa digmaan na ng lusubin siya ni Zerah, isang Ethiopian. At si Zerah ay may 1,000,000 kawal at may 300 chariots, samantalang si Asa ay mayroon lamang 580 na kawal at wala naman siyang chariots. So, kung titingnan natin ay talagang malaking hamon ito sa kanya sapagkat napakaliit ng kanyang hukbo. At isa pang malaking responsibility niya ay ang kailangan niyang ibalik ang mga tao sa tamang pagsamba sa tunay na Diyos sapagkat ang mga tao noon ay nahumaling sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, dumating si Azariah kay Asa at sinabi ang message of encouragement na ito. "Be strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded." So, kung ikaw ay may hinaharap na malaking hamon sa buhay, maaaring sa iyong pag-aaral, nahihirapan ka financially, at maaaring sa trabaho, hindi na-appreciate ng iyong boss ang mga accomplishments mo, at nilalayuan ka ng iyong mga katrabaho dahil hindi ka sumasama sa kanilang good time, nahihirapan ka sa mga anak mo na makukulit at matitigas ang ulo, at mahirap ang araw-araw sa pagpapalaki sa kanila o pagdisiplina sa kanila. So, nahihirapan ka sa paglilingkod at sa mga gawain ng Panginoon
at nais mo nang mag-quit, nais mo nang mag-give up. So, be strong. Keep on working. For your work shall be rewarded. So, sa panahon ng ganyang mayroong malaking hamon sa buhay, saan man yan, o sa paglilingkod man yan sa Panginoon, lalo na po, harapin mo ang mga taong, hanapin mo ang mga taong may wisdom mula sa Diyos. Mga taong ang encouragement ay galing sa salita ng Diyos. Patulad ni Azariah. So, si Azariah ay pinadala ng Diyos kay Esa upang siya ay bigyan ng encouragement. So, stay connected with them. Hanapin natin, nandyan po ang ating mga kapatid na mas mature kaysa sa atin. Nandyan po ang ating pastor na siyang magbibigay po sa atin ng encouragement upang tayo ay makapagpatuloy. At hanapin din po natin ang Diyos sa panahon na tayo ay nabibigatang katulad ni Asa. Nang lusubin ni si Asa ni Zera na Ethiopian, hinarap niya si Zera bago niya harapin si Zera, hinanap muna niya ang Diyos, ang Panginoon, bago niya hinarap, bago siya nakipaglaban kay Zera. At napagtagumpayan ni Esa si Zera sapagkat tinalo ng Diyos si Zera. Sa panahon na may malaking hamon sa buhay natin, hanapin natin una sa lahat ay ang Diyos. And stay connected with God. Maraming salamat po at sana'y nagbigay po ito ng encouragement sa atin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa encouragement ng iyong salita. Salamat po sa ginamit mo halimbawa upang kami rin, Panginoon Diyos, ay makapagpatuloy po sa kahit mayroong malalaki at magbibigat na hamon sa buhay. Maraming salamat po. Ito po aking sambot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.